left me thinking, parang mali-mali yata yung lahat na nagiging decisions ko, yung direction ng buhay ko. So in the privacy of my living room, I asked myself, before fame and fortune, what was most important to me? Naging successful din naman ako. Kailan ba ako unang naging successful? Ano, sabi ko na sumali ako sa pageant. Pero bakit nga ba ako nanalo noon? Ah, kasi pinag-pray ko yun. Noon, I used to be so sure of every step that I would make. I was so confident. Pero when all of this happened, parang all of a sudden, wala na akong confidence sa sarili ko. And I had to go back to, paano nga ako naging successful noon? Ah, si God pala. So siguro balik na lang ako kay God. Pero looking at what I worship as God then, I realized I worship money as God. I worship fame as my God. I worship my husband thinking he could make me happy. I thought I was God making decisions na hindi na ako nagpe-pray. Wala na akong tiwala sa lahat ng yun kasi hindi naman ako tunay na naging masaya. Sabi ko, sino God ang babalikan ko? Sabi ko, si Jesus na lang. Siya naman ang kilala ko nung simula pa. Babalik ka talaga eh, no? When I had nothing and all I had was Jesus. And He was my everything. He was enough. Lahat ng mga identity ko, nakaraan, celebrity, ganyan. Lahat na wala. Pero ang hindi lang matatanggal sa atin ay pag tinawag tayo anak ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi pag walang hanggan yun,